Kailangan natin pukpukin. Nag-lock ko na. Pero ayaw ko mga kaibigan pagka ganyan sitwasyon eh. Ayun mga kaibigan, una sa lahat, magandang umaga. Ang current location natin ay nandito tayo ngayon sa Tennessee, kung saan nag-pick up tayo ng dry load, which is ang load na yon ay titanium. Nako po mga kaibigan, sigurado iiyak na naman ngayon ang truck na ginagamit natin. Mabigat ang load na to mga kaibigan, kaya kailangan siguraduhin natin na nasa tamang timbang tayo. Ayan, tignan natin sa loob. Tara. Ayan, pagkitin muna natin kung paano nila isinalansan yung load na to. Ayan. Oh! Ah, so ganyan nila inilagay. May awang dito sa left side at ganun din doon sa right side. Ayan mga kaibigan, kapag ka ganyan ang sistema ng pagkakarga nila, kailangan magdahan-dahan tayo mga kaibigan, lalo na kapag tayo ay mag-left turn or mag-right turn. Ang mangyayari yan, may posibilidad siyang mag-flip over yung load natin kapag mabilis yung ating pagpapatakbo ng truck, lalo na sa kurbahan. Siyempre yung momentum niya kasi mga kaibigan, pag nagkumanang ka at matuloy, itong nandito sa loob, dahil walang nakalagay dito sa side niya, side by side, yung ganyan, ang mangyayari niyan, pum! Yung kaingat tayo. Bigat pa naman to, malaking halaga to. Wow! Ano, titanium bakal. Kaya kailangan maghanap ako ngayon ng ating pagpapatimbangan. Pasukin natin sa loob doon sa bandaron, tignan natin ang arrangement ng load natin. May mas maigi ng nakasigurado tayo kaysa yung wala tayong idea gaano ba katibay itong mga to kapag nag-flip ka. Ang bibigat pa naman to. Oh. Ayan mga kaibigan, no? Oh. Ayan. Itong mga ito. Kapag natumba itong mga ito, basag yan. Malaking halaga ito. Ang sabi nung shipping officer dyan, ang isang pounds daw ng titanium is $2. Eh, hindi ko alam kung ilang pounds to. Wow! Hindi, i-times mo lang yun eh. Malaking pera yun. Yan o. Matibay kaya yan sa likuan. Yan ang titignan natin mga kaibigan, yung mga islot niyang ganyan. Yan ang number one. Yun. O. Ayan, at andan nyo mga kaibigan, kung ganito yung sitwasyon ng load natin, no, kailangan, number one dyan, tignan mo ang arrangement sa loob, ha? Upang sa ganon, yung ating pagdadrive, pakanan o pakaliwaman, alam natin, no, katulad yan, talagang may posibilidad yan, mga kaibigan, na mag-flip over. Ano? Ito ba yung ano ko po? Ano? Ayan mga kaibigan. Ito tayo dun sa kabilang side. Silipin natin kung anong paano nila in-arrange. Yan. Hindi naman to masyadong masilan dahil mga bakal lang naman to. Hindi naman to pagkain. Yan. Ayan, may mga awang na ganyan.
Siguraduhin natin yan, mga kaibigan. Kasi kung hindi maayos ang kanilang paglulod, habang nandito pa tayo, pwede pa nating i-request na ayusin nila. Kaysa naman, pagdating mo sa didiliburan mo, pagbukas mo ng pintuan, tumumba na lahat. By the way, iwas bulilyaso. Sana Lord, pag nag-travel ako, papuntron hanggang Manitoba, hindi sana matumba itong mga karga ko. Yan. Mga kaibigan, no? Titanium. Wow! Titanium na to. Saan ba ginagamit ng titanium na to? Yan. Marami yatang pwede nilang paggamitan dyan, eh. Kaya mga kaibigan, ha? Yun ang tanging maishishare ko na naman sa inyo, no? Na tips at idea. Kapag kaganito, yung klase ng pag-reload nila, no? Kita nyo, ha? Wala dito sa side na to. Ibig sabihin, ang isang palitang ito, hindi nakadikit dito. Walang parang sasandalan. Ganun din dun sa kabila. Ha? Kaya ang gagawin po natin, dahan-dahan po tayo sa pagdadrive, lalo na sa kurbahan. Kakanan ka man or kakaliwa. Ayan. Ngayon, ang gagawin ko, islide ko yung aking trailer tandem. Sabihin nating asan ba tayo? Andito tayo sa halos sabihin na lang natin 41 feet siguro yan. Yan. Mga dalawang paleta pa ang may ilalagay. So, medyo isagad natin ng konti. All the way to the front yung ating trailer axle. Ayan. Ayan mga kaibigan, tara, babayin natin. Tama-tama, pag makarating tayo ng Manitoba, papakita ko rin sa inyo mga kaibigan kung na-transport ko ba yung aking load na yan na maayos. Ayan, plastic itong binigay nila. It's okay lang kasi hindi naman pagkain. Okay lang plastic ilagay natin. Ayan. Ayan. Ngayon, asan tayo? Okay. Nakasagad kasi yung ating trailer axle, no? All the way to the back kasi nagload sila. Kaya hiniling nilang isagad. Kaya gagawin natin, andito tayo. I-adjust natin siya ng mga mula dito. Mula dito. Ilang tayo ito kahit mga siyam lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, or 10 dito. Lagay natin dito. Ayan. Ayan. At pagkatapos niyan, magpapatimbang tayo kung ilan yung ating timbang. Yun! Kailangan natin pukpukin.
Nag-lock din eh. Pero ayaw na ayaw ko mga kaibigan pagka ganyan yung sitwasyon eh. Kaibigan, kumain ko ulit. Kung hatawin yung mga ano, mga pinya. Oh, ang hirap eh, Tras. Bantayin nyo mga kaibigan. Ito, pag-move doon. Yung thriller axle, move dito. Ayun mga kaibigan. Reverse. Nahirapan ako doon. Lock yung pin.
Ayaw. So, pag-aaral natin. Ayun, ayaw naman mag-mob. Noon, isama ka na nang makalis na tayo rito. Kaibigan, mag-move na, huwag na sobra naman. Labanti ko lang ng konti. Mga nila. Sampo. Ayan, labanti lang natin. Mukhang sumobra eh. Drag. Control. Kaibigan, dahil lang natin ang konti para mag-lock na. Yun. Ayun na, kaibigan, yun. Yan. Diyan na yung kanyang pin. Sasagad ko lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At nasa pangpito tayo. Tapos, magpapatimbang tayo para malaman natin yung accurate na timbang natin. Yan. At para kung kailangan natin, mga kaibigan, ng mag-adjust ng timbang, tama-tama, may adjust natin. Ayun mga kaibigan, just to finalize lang to make sure na nakalock yung ating mga pin dito sa trailer axle. Ayun, kita nyo naman. Oh, lumabas yung pin niyang yan at itong kanyang handle is nandito. Oh, sa baba. Ibig sabihin, nasa tama tayong set ng ating trailer axle. Yun. Right, para yung airbag natin nandun. Sa loob yun, nakikita nyo yun. Ayun, nandun, yun. Nag-rise up properly. Inflated, yan. Wala dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nasa pangpito tayong butas. Ayun. Larga na tayo. Punta na tayo sa pagpapatimbangan para masigurado natin yung ating timbang. Yung ating per axle is accurate ang timbang. Ayun mga kaibigan, tara! Yun! Ayun mga kaibigan, mayroon tayong upcoming pilot dito na maaari tayong makapagpa-gas at makapagpa-timbang ng ating karga. Ako man mga kaibigan, alanganin ako sa ating karga eh. Timbang muna tayo ng karga upang sa ganon alam natin mahirap na
Malapit-lapit pa naman tayo dun sa ano eh. Sa ating pinikapan, maaari tayong bumalik upang ipaayos o kaya pabawasan kung sakali, mga kaibigan. Yan ang gusto kong i-share din sa inyo. Huwag kayong magtitik chances. Sabi nga nila, pagka pakiramdam nyo tagilid, abay, huwag nyo nang ituloy. Ayan, tingnan nyo, nakita nyo naman, halos empty na rin yung aking gasolina. Ang una kong gagawin, magpapagas muna ako. Pagka-gas ko, tsaka ako didiretso sa scale. Pagkatapos ko magpa-scale, magsha-shower muna tayo para tuloy-tuloy na. Wow! Ayan, mga kaibigan, Pilot Travel Center, which is perfect kasi malapit-lapit pa lang tayo doon sa pinikapan natin. Malalalim na yung mga ano rito, butas dito eh. Pagkaganto, dandaan din kayo kasi baka mamaya matagtag yung mga load sa loob. Mag-create pa ng ano yun, mag-create pa ng awang sa mga paleta. Primary fuel low, add fuel now. O yan, imting-imti na ta, kaibigan. Ano, ang dami rin nakapila sa kanilang cut scale. Yun, no, tama-tama. Mag-fuel muna ta, huwag taas mag-fuel. Timbang tayo. Standan, mga kaibigan, no? Basta may pagkakataon kayo, gawin nyo na. Huwag na huwag kayong magtitake chances. Patimbang na tayo kasi alam ko at pakiramdam ko mabigat ang timbang natin. Hindi tayo illegal, makabalik pa tayo doon sa ating pinikapan upang sa ganon ayusin, no? Yung load o mabawasan. Ayan, mga kaibigan, tapos na tayong nalagyan yung ating tractor at saka yung def. Ito na lang ating reefer. Palagyan ko na rin kasi andito na rin lang naman ako. Sayang din yung points. At pagkatapos nyan, pupunta tayo dun sa timbangan nila para magpatimbang. Ayan, mga kaibigan, dito na tayo sa harapan ng certified cut scale. Isang bayad siguro dito is $15 US. Kita nyo ha, full ang ating fuel at saka yung ating def, pati yung ating likod, yung sa ating trailer fuel tank. Yan, halatang mabigat ah. Sana hindi ako sumobra. Yan, neutral, turn off para marinig natin sila. Yan, ano, saka ano tayo, linya. First way. Truck number please. 2069. I'm sorry, could you repeat that? 2069. I've got you, sir. Pull forward when you're at. Okay. Ayun, mga kaibigan, okay na daw. Tanda lang natin kunin yung ating scale. Yung ating scale ticket. Ayan. Ayan.
Doon ako sa may, ano, may gasolinahan. Ay, si Buddy nag-park dyan kasi. What's that? Yeah, I need to get out, but they're all full. I'm just waiting for someone to get out. Alright, there's another one here. Just get out. Is it empty? It's the right one. Here, go. Okay, go. Okay. No, you first, because I'm going to my get my skill ticket. Sabi ko sa'yo eh. Okay, so dito na lang ako, ano? Dito na lang ako hihinto. Dito. Ayun mga kaibigan, tapos na ako lahat-lahat, nakapag-shower na rin ako at nakuha ko na yung ating mga resibo at saka yung ating skill ticket. Gusto kong i-share sa inyo mga kaibigan. Ayun, oh. Ayun mga kaibigan, samahan nyo ako, mag-adjust lang tayo ng mga 3 butas lang para tama-tama. Ano, nakita po natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, which is nasa pang 7 tayong butas. Yun nga yung ginawa natin dun sa previous video natin. Kung nakikita nyo dyan, yung drive axle natin is 34,640 libras, which is sobra. Kaya ang gagawin ko, magdadagdag ako ng timbang dito sa trailer. So iabant ko itong trailer axle natin ng mga kahit na mga 3 butas lang. So ang mangyayari, tula dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ang mangyayari, lalagay ko yung ating pin dito sa pangatlo. Yan, sumahan nyo ako mga kaibigan. Yan, sana maging okay to at madali. Kasi kanina ang hirap, ang hirap nating, uyun, buti na lang. Yup, yun. Abos, atras ako hanggang 1, 2, 3. So tandaan, ang isang butas nito katumbas is 400 pounds kapag sa nasa US tayo. At kapag nasa Canada naman tayo mga kaibigan, ang katumbas ng isang butas nito is 180 kilogram. Ang kanilang sukatan sa Canada is kilogram. So dito, dapat dito ka lang. Yan, tandaan natin yan. Yan, trust tayo mula doon hanggang dito. Para sa butas 1, 2, 3 magiging 1, 2. Ang mangyayari mga kaibigan, magbabawas ng 1-2 dyan sa ating drive axle. Ang magiging 33,400, something like that. Tapos magdadagdag tayo ng 1-2 rito sa may trailer axle. Mangyayari nyan is 32,800. Yan, ang gross naman natin okay kasi 78,220 naman. Kaya yan, i-trust ko na. Para dire-diretso na tayo. Yun, dito ah. Yan, dito. Yan, dapat tumapat yan. Yan, butas na yan doon sa ating pin. Yan. Ay mga kaibigan, huwag tayo magpapakumpiyansa para iwas abala at multa. Yan ang tandaan natin. Yan, trust tayo. Ang aking i-release lang is yung tractor. Yan. Tral, kabayin natin mga kaibigan. Ayun mga kaibigan, ayun yun, tamang-tama yung guhit natin yun. Ha? Makita nyo yun mga kaibigan, no? Dilim lang, pero kita-kita natin. Ayan, turo ko na lang, ayan o, 1, 2, 3, 4. Nasa 4 na butas tayo. Nag-adjust tayo ng 3 butas papunta rito sa harapan. Ayan, nakulak na rin. Yun. Yan. Yan. Bali, nagdagdag tayo ng 1,200 libras doon sa ating trailer. Ayan, ngayon, nabawasan tayo ng timbang sa drive. Okay na yan. Ayan, tara na mga kaibigan.
Yan. Yun. Yun. Lakay Pinoy Tracker.